Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Alam nyo na ba ang kwento tungkol sa magkasintahan na walang awang kinain ng oso na tinuturing nilang kaibigan? Kung ikaw ay interesado, halika't ating talakayin. Si Timothy William Dexter o mas kilalang si Timothy Treadwell ay isang American documentary filmmaker at isang environmentalist, na kilala bilang isang mahilig sa oso, dahil dito nakuha niya ang bansag na Grizzly Man. Ipinanganak sa New York sa isang middle-class na pamilya, si Timothy ay lumaki bilang isang karaniwang bata at natapos ang kanyang pagtatapos sa high school mula sa New York at kalaunan ay lumipat sa California upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang artista. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng maraming pag-audition, nabigo siyang simulan ang kanyang karera sa pag-arte at nauwi bilang isang alcoholic at addict sa droga. Ito ay pagkatapos na siya ay halos mamatay mula sa isang labis na overdose, at pagkatapos, sinimulan niyang seryosohin ang kanyang buhay at nakahanap ng aliw sa pag-aaral ng mga grizzly bear ng Alaska. Nagsimula siyang magtayo ng mga kampo sa Alaska, kung saan napakataas ng populasyon ng mga grizzly bear. Noong huling bahagi ng 1990s, sumulat siya ng isang libro na pinamagatang Among Grizzlies, batay sa kanyang mga karanasan sa pamumuhay kasama ang mga grizzly bear. Dahil sa media coverage sa bansa, naging tanyag siya. Gayunpaman, ang kanyang unang karanasan sa mga oso ay hindi perpekto. Ang unang grizzly bear na nakita niya ay tumakbo palayo nang makita si Timothy, na kahit papaano ay ikinalungkot niya. Si Timothy Treadwell ay nag-iisa sa kanyang mga ekspedisyon at nakita ng isang filmmaker na si Mark Emery noong unang bahagi ng 1990s, nang magtayo siya ng isang kampo sa Grizzly Sanctuary. Sinabi ni Timothy kay Mark na ayaw na niyang manatili doon dahil nagsimula nang pumasok ang mga oso sa kanyang mga kampo at natakot siya para sa kanyang buhay. Bumalik siya sa California, ngayon ay ganap na matino at puno ng bagong pag-asa sa loob niya. Gumawa siya ng mga kakaibang trabaho doon, tulad ng bartending. Siya, kasama ang kanyang kasintahan noong panahong iyon, ay nagsimula ng isang non-profit na grupo na Grizzly People, upang pandohan ang kanyang mga paglalakbay sa Alaska upang higit pang pag-aralan ang mga oso. Sa susunod na ilang taon, nagsimulang bumisita si Timothy Treadwell sa Alaska sa simula ng bawat season upang pag-aralan ang mga oso. Siya ay naging napakapopular at nagtuon ng maraming oras sa pag-aaral sa mga oso, at sa kanyang kakayahang lumapit sa mga grizzly bear, nakipaglaro din siya sa kanilang mga anak. Ang mga grizzly bear ay kilala bilang lubhang mapanganib na hayop, habang si Timothy ay gustong patunayan na ang mga oso ay sadyang may tagliding kabaitan. Sinabi niya na siya ay napakaingat habang hinahawakan ang mga oso at lumalapit sa kanila. Sinabi rin niya na nagkaroon siya ng tiwala sa mga oso at paggalang sa mga hayop. Sinabi pa niya na marami siyang nakikitang kaparehong mga oso sa tuwing pupunta siya sa Alaska, at maganda ang kanyang relasyon sa mga oso. Sa pagtatapos ng tag-araw, lilipat siya sa Cafe Bay, na tinawag niyang Grizzly Maze. Ito ang oras at lugar kung saan ang mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga oso ay pinakamataas. Gayunpaman, kilalang kilala rin siya sa mga servicemen ng National Park dahil sinasabi nila na maraming beses niyang nilabag ang mga patakaran, habang nanatili siya ng mas mahaba kaysa sa legal na oras para makita at malapitan ang mga oso. Nahaharap siya sa 6 na kaso ng paglabag sa park sa pagitan ng taong 1994 at taong 2003 at nilabag din ang ilang mga alituntunin sa pag-iimbak ng pagkain at iba pang kagamitan. Tumanggi rin siyang magdala ng bear spray, na maaaring gamitin upang protektahan ang sarili pagkatapos ng pag-atake ng oso. Nag-record si Timothy Treadwell ng halos 100 oras ng documentary footage, na kalaunan ay pinagsama-sama upang lumikha ng isang dokumentaryo na tinatawag na Grizzly Man. Marami rin siyang kinuhang litrato. Noong 1997, sumulat siya ng isang libro na pinamagatang Among Grizzlies, Living with Wild Bears in Alaska. Naging tanyag ang libro, lalo na sa mga mahilig sa oso. Noong unang bahagi ng 2000s, siya ay naging isang kilalang tao sa bansa dahil sa malawak na atensyon ng media.
Naging paksa din siya ng kuryosidad sa mga environmentalists sa buong bansa. Sa parehong oras, inanyayahan siyang magsalita sa maraming mga kumperensya bilang isang aktivistang pangkalikasan. Naglibot din siya sa mga paaralan sa bansa para turuan ang mga bata tungkol sa mga grizzly bear. Siya ay inanyayahan ng Discovery Channel at ang Late Show kasama si David Letterman upang ibahagi ang kanyang mga karanasan sa pamumuhay kasama ng mga oso. Si Charlie Russell ay isang Canadian bear enthusiast at isang malaking fan ng trabaho ni Timothy. Si Charlie ang isa sa nakapuna sa matigas na pag-uugali ni Timothy sa hindi pag-iingat ng sapat sa kaligtasan, ngunit pinuri rin siya para sa kanyang mga gawa upang turuan ang mga tao tungkol sa mga oso. Gayunpaman, sa buong pananatili niya sa gitna ng mga oso sa Alaska, ang National Park Service ay patuloy na nagkakaroon ng mga salungatan kay Timothy. Noong una ay nag-iisa lang siya, ngunit nag-overtime, nagsimulang sumabay sa kanya ang ibang tao. Wala siyang lisensya bilang maging gabay, at sa kabila noon, dinabayan niya ang mga turista sa parke. Sa una, sinunod din niya ang mga protocol sa kaligtasan at may dalang pepper spray at ginamit din ito sa isang pagkakataon. Ngunit kalaunan ay sinabi niya na nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa sakit na idinulot niya sa oso at tumanggi siyang dalhin ang spray sa mga sumunod na pagkakataon na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nakipag-date si Timothy Treadwell sa isang manggagamot na nagngangalang Amy Hugwenard mula sa huling bahagi ng 1990s hanggang sa kanyang kamatayan. Nabasa niya ang kanyang librong Among Grizzlies at naging fan niya. Ang pag-ibig ay namulaklak sa pagitan ng dalawa sa huli. Noong Oktubre taong 2003, bumisita sina Timothy at Amy sa Alaska at nagtayo ng kanilang mga kampo. Mapanganib ang panahon na mapabilang sa mga oso dahil ang mga grizzlies ay agresibong naghahanap ng pagkain sa oras na iyon ng taon. Noong ika-anim ng Oktubre, natagpuan ang mga katawan nina Timothy at Amy sa campsite. Ang kanilang mga katawan ay nagkaputol-putol. Ito ang unang insidente ng pag-atake ng oso sa isang tao sa Katmai National Park. Narecover ang isang videotape mula sa site na nag-record ng 6 minutong audio lamang, kung saan maririnig na sumisigaw si Timothy habang siya ay nilalamon ng oso. Ang German filmmaker na si Werner Herzog ay gumawa ng isang documentary film na pinamagatang Grizzly Man na inilabas noong 2005. Gumamit ang pelikula ng footage na kinuna ni Timothy kasama ang ilang karagdagang mga kuha. Isang miniserye na pinamagatang Grizzly Man ang nagdebo sa Animal Planet noong 2008 na ginamit ang mga entries sa talaarawan, mga litrato at video footage ni Timothy na kinuna niya sa mga nakaraang taon. Ikaw, mayroon ka rin bang lakas ng loob tulad ni Timothy na mag-camping sa lugar ng mga oso sa Alaska?